Dinagdag na sa priority list ng mga babakunahan ang ibang frontline workers katulad ng mga nagtitinda sa palengke, mga security guard at mga alagad ng media. Pero ang tanong, may natitira pa ba tayong bakuna? Nasa frontline ng balitang yan si Greg Gregorio. Aprobado na ng IATF ang rekomendasyon ng NEDA na mga manggagawang dapat isama sa A4 ng vaccine priority list. Kasama sa 17 sub-priority groups ang nasa commuter transport industry, market vendors, food and medical manufacturing workers, food retail and delivery services, financial services, hotel and accommodation establishments, religious leaders, security guard na naka-assign sa priority list sector, news media, telecoms and utility, frontline personnel sa education, law and justice sector, government COVID-19 response workers, diplomatic community, at DPWH personnel na nagmo-monitor ng ilang proyekto. Kahit po nag-i-ECQ tayo, nagkatrabaho pa rin po sila. That's why we identify them as essential. Ang ilan sa mga kababayan nating pasok sa A4, ikinatuwa ang balita. Para sa akin, okay na okay yun kasi tulad sa akin, nagkukumit ako araw-araw, tapos umuwi ako sa pamilya ko para peaceful na rin yung isip ko. Kasi yung iba yung tara sa lamuha namin, so hindi namin yung bakuna na rin. Siguro malaking bagay sa atin yung mga taga-media, lalo na tayo nasa film. Pero paglilinaw ng DOH, di patiyak kung kailan masisimulan ang pagbabakuna sa frontline workers. Aminado si National Task Force Chief Implementer at Vaccine Czar Carlito Galvez na apektado ang Pilipinas ng limitadong global supply chain ng bakuna. May possibility tayo na during the third quarter and fourth quarter, maka-equalize na yung global supply. Pero may karagdagan namang mga bakuna na inaasahang patuloy na darating simula ngayong buwan. Gaya ng natitira sa biniling 3.5 million doses ng Sinovac vaccine, kalahating milyong doses ng procured Sputnik V, 2.4 million doses ng Pfizer mula COVAX Facility at 4 million doses ng AstraZeneca. Posible ring dumating sa bansa sa Mayo ang mga bakuna ng Moderna. Habang ang bulk ng private sector procured vaccines ay inaasahan naman sa Hunyo. Iginit naman ng FDA at DOH na walang dapat ikabahala sa mga bakuna. Sa 1.2 million kasing naturukan, 2% o 25,000 lang nakaranas ng adverse effect at karamihan dito ay normal lang na epekto katulad ng lagnat na nawawala rin agad. Para naman sa mga nagpositibo sa COVID-19, inalis na ang 90-day waiting time at pwede na silang magpabakuna oras na maklear sa virus. Maliban na lang sa mga nakatanggap ng convalescent plasma na kailangan pa rin maghintay ng 3 buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.